Hi guys, good morning. Bale, para na ginagawa ko good morning mga sana... Good morning mga kasana all! Welcome back to my YouTube channel and welcome para sa mga bago nating kasana all. At para sa mga hindi pa nakapag-subscribe, ano pang inaantay nyo? Mag-subscribe na kayo at huwag nyo kalimutan i-tick ang... And so para updated kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. So ngayon, gusto ko lang i-share kung ano yung positive na dulot ng COVID-19. So, syempre, mostly, mas napapansin natin is yung negative talaga kasi, yeah, it's a pandemic na siya, which is a disease happened not just in a certain area, not just in a certain area, but the whole world is affected. So, first dito, ang nakasulat, magka-time sa family. So, oo, di ba lahat tayo naka-home quarantine na, so nasa bahay tayong lahat. So, bali, mas yung iba hindi na kasi inalaw mag-work, but still there are people pa rin na kayod pa rin, kahit kalabaw pa rin. Yung mga frontliners na tinatawag, di ba? Mga hindi naman sumusugal, pero parang kanon na din kasi parang they're willing to help each other. Huwag lang talaga matigas ang ulo para mas mapadali itong maso itong problema na to. So ngayon, as of the moment, pinakikita ako nagja-jogging mga ano dito, mga guests dito. So yun, gusto nila siguro, gusto. Gusto silang pagpawisan. So yun, magkaka-time ka na sa family mo. Next is, may tao na ang bahay. May tao na palagi ang bahay. Di ba dati? Ay, dati. Di ba, usually yung nakasanayan natin, everyday tayong nag-work, everyday tayong umaalis, everyday tayong nag-aaral. So, ay di naman everyday. Basta, halos everyday tayong wala sa bahay. So, parang this time, masaya yung bahay kasi may laman na yung bahay, may tao na yung bahay, ganun. And then, usually, di ba, dahil sa work, hindi makapag-gather yung family. Kaya, ngayon, nasa bahay na lahat. So, bending time, bawi-bawi din. And then, makakapagpahinga na yung mga bugbog sa trabaho. So, time na, though masakit sa part niya kasi kailangan natin mag-L-whoop or mag-rest. Ay, anong tawag nun? Yung sa money natin na kailangan na yung what do you call this one? Skeletal workforce. So, di ba? Bilang na lang yung mga tao mag-duty and then, of course, yung normal na number of employees or money, mababawasan na. So, kahit sad sa part na wala kang sasahurin, meron pa rin mga benefits na matatanggap from the government. But then, the perfect... this is the perfect time also na makapagpahinga tayo kasi, di ba kapag nasa work tayo, rest day lang yung time na makapagpahinga tayo, minsan magagamit pa, yung ganun, kasi dapat magbigay ng time sa family, or ano ba magagamit pa sa work yung iba, yun, gamit na gamit tayo. Next, marunong nang mag-budget, of course, kasi hindi natin alam kung kailan tayo magkakasahod ulit, or hindi natin alam kung hanggang saan lang yung savings natin kasi hindi naman natin tao, busog yung bangko nila. So, ayun, natipid-tipid na tayo. Next is, super maarte ng mga tao. Yeah, dati bilang lang yung mga tao nag-alcohol talaga. Pero ngayon, kahit nasa jeep, alcohol na. Kahit sa magpunta, may baong alcohol. Ganun. And then, nakaka-rest na ang mga daanan at mall sa super crowded na mga tao, correct? Ito yung siguro yung sinasabi nila na nakapagpahinga na in short ang earth kasi from the usual pain na marami talagang tao, always hindi talaga nawawala ng tao yung kalsada, yung mga mall. Ngayon yung panahon na may time na din sila to breathe. Parang tayo din, may time na mag-rest from work. Next is, nakakahinga na ang mga puno sa Tambocho. Perfect! O, di ba? Kasi dati, environmental conflict. Meron ding asada, tapos mausok pa yung mga jeepneys or mga anong
yung mga transportasyon natin. And then, ano pa nga ba? Yun. Anong mga tips para maiwasan ang COVID or para yun, para hindi, para maiwasan yung COVID. So, nilista ko rin dito. Ano mo? Prepared si Ating. Kung galing sa trabaho, ugaliing huwag ipasok ang damit na suot na galing sa trabaho. So, the reason na ito yung pinakaunang sinulat ko kasi ganito yung mama ko. Kapag, kasi every time na dumarating na kami, dadating na kami sa bahay, di ba syempre nagmamano, tapos hug sa baby ko, ops, walang magmamano, walang mag-hug. Kasi yung anak ko, win-welcome talaga ako every time mag-arrive na ako sa bahay. So ayun, pre-prepare niya yung tuwalya sa labas kasi nasa labas din naman yung banyo namin. So dapat maligo muna or parang quick bath or half bath kapag bago papasok ng bahay. And then of course mag-alcohol din. Lalo-lalo na sa buhok kasi pag nababiyahe tayo, mahangin 'di ba sa labas, madumi yung buhok kasi. So next is ihanda ang tuwalya sa labas. Ayun. Para diretso na ligo na dito na ligo bago pumasok. So bahay, ano ba ito? So kasi tayong mga umaalis sa bahay ang carrier ng germs, ng bacteria kasi hindi naman natin nakikita yung mga bacteria. So better na maging safe tayo, yun. Proper hygiene. Next. So kung marami kayong umaalis ng bahay, tapos everyday umuwi. Kaya nga ako nakapag-design na mag-stay in kapag duty kasi doon nami-miss ko ang anak ko, yung talaga nakapagpapa-hold back sa akin na dapat everyday na lang akong uwi. But since nag-enhance quarantine na, so wala na dong, dapat may exit pass na or yung pass nang is food and medicine pass. So mas pinahigpit siya and wala na mga transportasyon. So probably wala akong masasakyan. Do may free shuttle kami, pinaprovide ng aming employer, which is good. Hindi pa rin kasi enough yung rest natin everyday. Pero yun talaga yung gusto ko kasi everyday ko nakikita yung anak ko. Everyday ko siyang kahit makapagtabi man lang sa pagtulog. Yun, tapos... So yun, nag-design ako kasi nga, sabi nung may nakausap kasi ako, sabi niya, sacrifice ka na lang. Kahit bilang lang naman yung mga araw na magsasakripisyo ka na hindi mo makikita mo. Hindi mo makikita anak mo or family mo. Kasi... for good naman eh, hindi ka makapagdala ng, kasi nga carrier, kasi umalis ng bahay palagi. So, para iwas na din ganun. And then, magdala lagi ng alcohol, yun. Tapos, kapag sasakay ng jeep, the moment na lalabas ng bahay, huwag kalimutang mag-mask, of course. Hindi ko lang suot yung mask ko ngayon. Sorry mga kasana all, kasi ako lang naman dito. Mamaya paglabas ko. And then kung pwede nga lang, mag-mask rin sa loob ng bahay. Actually, sinabi na ito ni Mayor Ingrid Sara na kung pwede, mag-mask na din sa bahay. And then kapag sumakay ng jeep, dapat nakatali ang buhok. Kasi meron kasi yung iba, feel na feel kasi nila kapag hindi nakatali yung buhok, parang ang ganda-ganda te. Akong gutom? Bakit mo ako pinapakain ang buhok mo? Inihampas-ampas mo muna sa mukha ko, saka mo pinakain sa akin! Ano to? Tite? Hangin effects. Tapos di nila alam, galit na yung tao sa likod nila kasi nakakain yung buhok. Di ba minsan yung mata, miss, yung buhok mo. Di ba magagalit? Kasi madumi yung buhok. Madumi yung buhok natin na lang. Yung iba nga, dumi-dumi na. May mga babae madumi ang suklay. Pag nakikita mo, yung suklay nila parang may... yun, alika buhok. Basta madumi yung iba. Kaya nga, dapat yung sa masuklay din ng ibang girls, binabrush yan everyday. Lalo-lalo na yung sa mga kulay na nakikita agad yung dumi. Alam naman natin na add-on, alam naman natin na, di ba yung pinakamadumi sa atin is kamay. Second, feeling ko yung hair. Minsan kasi pinifeel natin, oh, lumilipad yung buhok natin sa hangin, tapos pretty effects. Yun. And then, huwag sumandal sa upuan ng jeep para ma-practice din sa pag-practice ng pullman. Actually, guys, meron akong experience na sumakay ng jeep bago ako bumaba ng jeep. Kasi noong time na wala pa kaming shuttle. Actually, di ba may hawakan yung jeep? As in, yung pagsakay talaga niya, pag ano niya, the moment na tumuntong na siya doon sa jeep, as in, hindi talaga siya humawak. As in, ganun lang siya. Like, so, ano yung pasero? Grabe yung tingin namin sa kanya. Kasi ganyan talaga yung siya wapakos. Step and step. And then yung pagpasok niya, pag upo naman niya, hindi siya sumandal. Nakaganyan talaga wow! Siya. Wow!
Grabe, sobrang arte. Yun nga, sarap nga i-vlog actual or parang videoan. Kasi, nakakatawa, which is, nakakatulong din. However, if ako lang kasi magbablog or magbibideo sa sarili ko, parang isipin naman lang sa ulo ng gagang to. Or kahit man lang may magbideo sa akin. Pero syempre, yung phone natin, lagi nating hawak, madami yun. Okay. Minsan nakakalimutan natin. Dapat i-hygiene din yun. Always yung kung ano, pwede alcohol na natin. Lagyan ng tissue yung alcohol. Tapos, yun, punasan. Lalag ako. Tapos, magdala lagi ng extra mask para makapag-change. Gamit na, especially kapag gamit ng isa kasi todo salita ka. Like mga call center. Like sa akin, si mama, pinapadala niya ako ng mga abat. Pero usually, isabi niya hanggang abat na oras lang daw yung mask. Diba? And then, ang pinaka-effect ay, of course, manatili sa bahay. Para naman makapag-party na tayo ng mas kasana all. Kasi na-miss ko lang gumala. Na-miss ko na pumunta ng mall. Yun, at saka, ayoko nung panic buying, lalo na kung panic lang yung kaya mo i-contribute, wala kang pang buy. Tapos, ugasan na mabuti ang kamay. Yun. So, maraming mga, actually, gusto ko ipag, yung may actual video talaga na pagkukunan ko, ano talaga yung dapat dito. Yun, so far, yun lang po yung nakasulat dito. Yun lang po yung napag-prepare ko. Yun lang po yung mga naisip ko at mga naobserbahan ko. Then, ano ba mga dapat, ano ba mga magagawa mo kung naka-home quarantine ka? Madami. Pwede ka naman mag-exercise. Pwede ka naman maghugas ng plato. Ayun, mas makatulong ka pa sa bahay. O, diba? Wow ha, galing talaga sa akin. Pero, kahit ano, lazy ako. May mga time din naman na gumagalaw ako sa bahay. Anyways, yun lang. Thank you guys for watching. I hope you guys enjoy. At huwag niyo kalimutan i-subscribe ang YouTube channel ko. Bye-bye!